Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo na inyong mga magulang, mga kapatid, at mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga rin po sa mga kasama natin na nagsisimba na nasa kanya-kanyang tahanan. Kahapon po, nung nagpapahanda po ako ng pinachicheck ko po yung rito sa araw nito, dahil nga Red Wednesday, nabanggit ni na Kuya Rap. Sabi, "Father, nakakatuwa sa Facebook." Sabi, "Bakit?" "May nagbibiro, ewan kong biro o totoo." Sabi raw nung ilan, "Uy, ang simbahan, may pa-Red Wednesday bukas. Mukhang mayroong ini-endorso ang simbahan ng mga makapula." Sabi ko, "Ganun ba?" Kasi, "Sige, banggitin natin. Paalala po, wala po kami inundurso na lantaran ngayon. Ang Red Wednesday po, hindi panig sa kung kaninong kandidato. Hindi rin po yan tungkol sa mga maka-red movement ng lefties or right. Ang red po natin ngayon ay sinimula na pagdiriwang itong Red Wednesday mga 4 years ago sa gitna ng matinding at nagiging matinding pag-usig noon ng mga ISS o ng mga extremist Islam, na kung saan alam natin some 4 years ago na yung mga Kristiyano na nasakop nila ay talaga namang pinupugutan ng ulo pag hindi ka nagpabinyag, siguradong tanggal ulo, no, di kaya bitin, yun po. But the same time, it's not only realities that happened some 4 years ago. What happened even in the middle time and even before that time, ay hanggang ngayon nangyayari pa rin. And so the church, minarapat po ng simbahan na mag-alay tayo, maglaan tayo ng isang natatanging araw para ipagdasal, italaga at ipagdasal ang mga panalangin natin, ang misa, para sa mga kapatid nating Kristiyano na hanggang ngayon inuusig pa rin, na sinasangtabi, na minamaliit, na hindi kinikilala. At ito po yung ating intention sa simula pa lang ng pagdiriwang natin. At ito po kasi yung realidad na pinaalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyong atin narinig. Bahagi na magiging buhay talaga natin bilang mga Kristiyano na tayo ay usigin dahil kay Jesus. Na tayo ay minsan ay mamaliitin. Na tayo ay bubulin kahit saan. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, dahil sa prinsipyo
na ating pinaninindigan, ating isinusulong at isinasabuhay. Kaya nga po, ang pula ay tanda ng dugo ng mga martir na patuloy o na nag-alay, at yung ilan ngayon mga Kristiyano na patuloy na nag-aalay, nagbubuwis, hindi lang ng kanilang oras, kundi na kanilang buhay para sa pananampalataya at pagsunod kay Jesus. For some, ito pong bagay nito ay isang nakakatakot na karanasan na hanggat maaari iiwasan. Something to be avoided. But for some, for a true Christian, persecution is something to be faced squarely. Ang pag-uusig ay isang karanasan na dapat harapin, na may tapang, buong pananampalataya, buong katatagan. Sapagkat ang bawat pag-uusig, ano bang uri nito, ay isang pagkakataon para maging saksi ng Panginoon. Doon tayo nagkakaroon ng oportunidad para magpatotoo, sabi ni Jesus. Para maging saksi ni Jesus, maipahayag, hindi lamang sa pananalita, hindi lamang sa ating mga pagdadasal, kundi kahit pa sa ating dugo, sa ating pagkamatay. Meron po akong nakakakwentuhan, may mga ilan po, lalo na ngayon, pandemic. Dahil sa takot sa pandemic, minsan talagang pagpupunta raw ng simbahan, pagbabawalan ng asawa. Huwag ka na magsimba. Sisimba ka pa, pwede ka na magdasal. Diyan ka na lang magdasal. Kaya minsan sila ng asawa niya, nagtatalo sila. No? At nako, minsan, nakakatawa, may isang kaibigan, sa isang parokya, lahat sila doon, iba't ibang sekta. Kaya pag napag-usapan yung pananampalataya, nako, kahit hindi siya mimik, damay pa rin. At laging siya yung nanat kasi siya yung minority doon. Siya nag-iisang Kristiyano o Katoliko. Talaga naman bubulihin. Mga pari ninyo. Diyan ka po, sisimba ka pa diyan, hindi mo kayo mailigtas sa mga estatwa ninyo. Oh, no. Even until now, there are lots of persecution happening for every Christian. Mula sa bahay hanggang sa sambayanan, mayroong pag-uusig na nagaganap. Mapalad tayo rito sa Pilipinas kasi dominante ang Kristiyano rito. Pero hanggang ngayon sa ibang bansa, kapag may dala kang rosaryo, maaari kang makulong. May dala kang Biblia, nahuli kang nagbabasa ng Biblia, maaari kang makulong. Swerte mo kung kulong lang. Paano kung pugot ulo? Even until now. Pero the kind of persecution, this kind of extreme persecution, maaari nangyayari doon sa iba't ibang lugar. Pero kahit saan, maaaring ang persecution ng hindi pagtanggap kay Jesus at sa paniniwala ng prinsipyo, paniniwala natin tungkol sa prinsipyo turo ni Jesus ay patuloy na nagaganap. Gaya na nangyari kay St. Andrew Dung-Lac at mga kasama niyang martir sa Vietnam no mga around 1820 hanggang 1862. Marami pong Vietnamese Christians, Catholic, ang mga pinatay, tinortured, pinahirapan, pinugutan ng ulo dahil lang sa kanilang pananampalataya. Dahil sila ay nag-gathered to pray
to read the Bible. For just for that reason alone, kinulong, pinahirapan, at pinatay. Dahil hindi matanggap ng gobyerno yung kanilang kultura at paniniwala. Because one of the fundamental persecution is the persecution of the government in the church. Na kapag naramdaman ng gobyerno na ang prinsipyo na isinusulong ng simbahan ay taliwas o di kaya laban again sa kanyang paniniwala, gagawin niya lahat. Pairalin, pagaganahin ng kalamakinarya para patahimikin. Bakit? Gaya po sinasabi na ilang mga businessman saka mga komentarista. Kasi kinakailangan hindi lumabas ang katotohanan. Hindi mo dapat turuan na turuan ang iyong sambayanan na maging matalino, maging edukado para hindi sila mag-isip. Once na ang sambayanan ng tao, tinuruan mo kung ano yung totoo, binigyan mo ng option, tinuruan mo natuto, mag-aral, tinuruan mag-isip, kwe-questionin ka na niyan. At ito yung isang bagay, kaya ayaw na nasa kapangyarihan, even before then, time of first Christian community, ayaw nila may sumasalungat sa gusto nila. Gusto sila merong monopoly of power. Kaya po hanggang ngayon, pinagdadasal natin. No? Sina Andrew Dung-Lac at mga kasamang martir, kahit na po sila pinag-uusig, pupunta po sila sa isang mga private houses, minsan sa mga tagong lugar, nagkukubli sila sa underground, doon sila nagmimisa para lang makapagmisa. At yung mga mananampalataya, kahit na alam nila may banta sa buhay nila, patagurin sila. Napupunta, makatanggap lang ng komunyon, o di kaya makapag Bible study lang. And yet, hanggang sa huli, hindi nila yung tinalikdan. Kaya nga po, in the year 1988, si Pope John Paul II, St. Pope John Paul II, these 117 martyrs, kasama ang 9-year-old na bata, were declared martyr of the church. And what is martyrdom? To be martyr means to be a true witnesses of the Lord. Tunay na saksi. Nagsabuhay at namatay para kay Kristo. Sana po mga kapatid, ngayong Red Wednesday, patuloy natin pagdasal. Sana dumating na yung panahon na matanggap ng mundo na tunay nga na si Jesus ay anak ng Diyos. At matanggap na mundo ang paniniwala, turo, prinsipyong itinuturo ni Jesus na sinasabuhay ng simbahan ng mga Kristiyano. Upang sa ganoon, maging malaya ang lahat na may pahayag ang kanyang pananampalataya na walang umuusig, walang pumipigil. Pagpalain po tayo ng Panginoon.